ilang babae na kauna-unahang mamumuno sa mga lungsod at probinsya kilalanin. Gumawa ng kasaysayan ang ilang kababaihan sa larangan ng politika nitong nakaraang halalan. Kabilang na rito si Doktora Hani Lacuna, na kauna-unahang babaeng alkalde ngayon ng lungsod ng Maynila, ang kabisera ng Pilipinas. Nagpapatrol, Dennis Datu. Nagsimula bilang isang doktor sa balat, sunod sa yapak ng ama, sumabak si Hani Lacuna sa politika sa lungsod ng Maynila. Naging konsehal at mula 2016 hanggang 2022, nagsilbing vice mayor. Ngayon, siya na ang kauna-unahang babaeng alkalde sa kabisera ng Pilipinas. Nanumpa mismo kay dating Mayor Isko Moreno si Lacuna. Sa kanyang talumpati, emosyonal niyang inialay ang kanyang tagumpay sa amang si dating Manila Vice Mayor Danilo Lacuna Sr. na kahit may karamdaman at naka-wheelchair ay dumalo sa inaugurasyon ng anak kamakailan. Daddy, higit sa lahat, ito ay para sa iyo. Promise, I will make you very proud of me. Pinasalamatan ni Mayor Lacuna ang kanyang pinalitang si dating Manila Mayor Isko Moreno. Ayon sa bagong mayora ng Maynila, tututukan niya ang mga programang pangkalusugan, seguridad at peace and order. Isa ring babae ang mamumuno sa unang pagkakataon sa Calapan City, Oriental, Mindoro. Pinalitan ni Malu Flores Murillo bilang mayor ng Calapan City si Hernan Panaligan na nagtapos na ang tatlong taong termino. Kongresista na ngayon ang 1st District si Panaligan. Kabuhayan at kalikasan ng ilan sa isusulong ni Mayor Murillo. Plano rin niyang gawing greener city ang Calapan.